He prayed before and after the miracle of multiplication ng tinapay at ng isda. Before nag-pray, after nag-pray. Imagine ito. Buhay na yung pagdadasal. Eh, Diyos to na nagkatawang tao. Ah. Jesus to. Ah. Jesus na kailangan pa ng tulong ng Diyos. He prayed on the mountain where he was transfigured. Doon sa Mount of Transfiguration. Napuntaan din namin to. So he prayed kasama yung tatlo. After praying, he taught his disciples how to pray. Sa Luke 11. Pagkatapos siya mag-pray, lumapit yung mga disciples. Sabi nila, Lord, turuan mo nga kami mag-pray. Bakit kaya hindi nila sinabi, Lord, turuan mo nga kami mag-preach. Turuan mo nga kami mag-consolidate. Turuan mo nga kami mag-care. Pero bakit hindi yung tanong? Bakit ang tinanong, turuan mo kami mag-pray? Bakit kaya yun yung tanong ng mga disciples? Talagay nila. Hindi kaya naisip ng mga disciples, nandyan yung sekreto ni Lord? Nandyan yung sekreto ng power niya? Nandyan yung sekreto ng miracle, ng success sa prayer? Kaya gusto rin namin yan. Kaya ang tanong nila, turuan mo kami mag-pray. Luke 18:1. Sabi niya doon sa mga tao, kailangan niya mag-pray lagi. Tapos nagkwento siya ng mga parable. Luke 22:39-40. Ito na nga. Gabi-gabi, nandun siya sa Mount of Olives, tuwing nandun siya sa Jerusalem. Ang Jerusalem po kasi, kung nandun yung templo, parang ang layo ng templo ay mula dito hanggang dyan sa bago mag-Santa Lucia, tapos nandito yung Mount of Olives. Okay, kita-kita mo. So, lumalakad lang sila doon, paakyat. At every night, nagpipray si Jesus sa Mount of Olives. At nung siya'y nakapako sa krus, nagpipray pa rin siya doon sa mga taong nanakit sa kanya, sa mga taong gustong pumatay sa kanya, and later on, pinatay talaga siya. Pinagpipray pa rin. So, si Jesus, meron siyang habit to pray white. True Christians are followers of Jesus. Amen? Kaya nga, tawag diba sa kanila, hindi Christian, kundi followers of Christ. Because, yun naman talaga yung tama. Disciple means, sa Greek, ang ibig sabihin ng disciple, ha, ang utos is go and make disciple. Disciple means a learner. Yung estudyante na handang matuto at handang sumunod at handang manggaya sa teacher niya, sa sinasabi at sa ginagawa. Ito ang discipleship. Ang ginagawa sa discipleship, nakikinig, natututo, nanggagaya. Anong ginagaya? Yung tinuro at yung ginagawa nung nagtuturo. Yan ang discipleship. So tayo, kung tayo mga disciple ni Jesus, gagayahin natin yung ginawa niya. Anong ginawa niya? May prayer din. May prayer. Why? Jesus said, follow me. Bagaman ang utos dito is about Matthew. I have given you an example that you should also do, just I have done. Ito naman yung washing of feet. Yung pagiging tao ni Jesus, kaya siya naging tao, para maging example ng lahat ng taong susunod sa kanya. Giving you an example so that you might follow his steps, sabi ni Peter. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Si Paul ba may deep prayer and may wide prayer? Meron wala? Meron. So lahat po tayo, kailangan sumunod kay Jesus. Care group leader, mamaya pag nag-care group kayo, tanungin mo na, kailan ka magpe-pray ng deep? Yung wide, actually, parang mas madali nga eh. Depende sa tao ha. I'll give an example of people. Dadalian ko na dahil tapos na yung oras natin. Si John Hyde, galing na Inglaterra to. Pumunta ng India para mag-mission. Ganito yung habit niya mag-pray. Pag-ising niya sa umaga, mag-pray siya umaga hanggang tanghali. Parang yung ginagawa mo. Mag-pray niya isang kaluluwa. Isang pangalan. I-re-resel niya yan. Lord, ito's ganito. Atin mo isang tao lang pinag-pray mo. Ganun kahaba. Tapos lalabas siya sa hapon, share niya yun. Pag-uwi niya sa gabi, born again na yung taong yan. Tapos bukas ulit, isa ulit. Tapos the next month, dalawa. Tatlo, hanggang apat. Alam niya, sa kape-pray niya ng ganun klase, pangalan ng tao, dumating sa apat everyday. Ilang daang tao yung nadala niya kay Lord. In that way. Prayer sa umaga, evangelism sa hapon. Smith Wigglesworth. Ito yung healing evangelist. Hindi nga marunong magbasa to. Tinuruan lang ng misis para magbasa ng Bible. Sabi niya, hindi ako nagpe-pray ng isang oras.
Hindi umaabot ang isang oras prayer ko. Pero, bago matapos ang isang oras, nag-pray uli ako. Gets nyo? Kasi sabi ko kanina, 1 hour prayer. Okay, good. Pero ito, hindi siya nag-pray na 1 hour. Sabihin natin, 30 minutes. Pero kada 30 minutes, nag-pray. Bumubuhay po ng patay ito. Yung misis niya na matay na, binuhay pa niya eh. Maraming patay na binuhay itong tao ito. Tapos,